na 9:30 po. Si Alice Guo naman po ay ongoing din po yung meeting niya sa lawyer po niya na nag-start po yan ng mga around 10 a.m. So hindi ko na muna po sila kinausap. Kaninang umaga po ay in-avail po nila yung kanilang sunning time. Siya sa side po ni Alice Guo ay nag-stretching po siya habang naglalakad po doon sa maliit na compound kung asaan po doon yung selda niya. Sina Pastor Kibuloy at si Enteng po ay nakita ko din po doon sa kinuwento sa akin at may pinakita sa akin yung video na lumabas din po sila doon sa kanilang maliit na selda at may mga finilapan lang po silang mga dokumento, yung parang detainee profile po. So yun po yung naging activity po nila habang nagpapainit po sila. At yung tatlo naman pong babae na kasama po nila ay nakita ko din po doon sa video na in-avail din po nila. Nagpaikot-ikot po sila doon sa maliit na compound po nila at naglalakad-lakad at habang nag-i-stretch-stretch din po. Ma'am, kumusta yung almusal nila? Ang almusal po nila ay itlog po at tinapa. At samantalang yung lunch po nila ay nai-deliver na rin po yung rasyon nila sa tanghalian po. Ang ulam po nila ay sinigang na bangus po. So kausap ko po yung mga nagbisita po na mga duty sa kanila kanina. Kaninang umaga din po ay nagkakaon po ng surprise inspection doon po sa selda po ni Alice Guo kasi almost a week na rin po siya. Normally ginagawa po yan ng ating mga officer po dyan, yung parang sa jail po yung Operation Greyhound. Parang ito, parang ini-inspect po, baka may mga nakakalusot po na contraband. So, surprise po yan. Kanina, ginawa po nila yan dun sa selda po ni Alice Guo po. May nakuha po? Wala po. So far, wala naman po silang nakita po na contrabando. Nakukon sa mga abogado, may inform mga bumisita po sa kahapon po ay may bumisita po na spiritual advisor kay Pastor Kibuloy maliban po doon sa mga lawyers po niya. Same thing kay Alice Guo po, yung so far kahapon hanggang ngayon po ay mga abogado lang po ang bumibisita. Ma'am, may mga spiritual activities ba si Pastor maliban doon sa pagbisita na yun? May mga ongoing ba siyang ginagawa? Wala po sir, ang nabanggit lang po sa akin, ang dumalaw nga po ay yung spiritual advisor niya. So nagpunta po sila doon sa, hindi po kasi po pwedeng pumasok po doon sa mismong selda. Even yung mga lawyers po and even kami nga po na nag-kumukuha ng update ay may limitation po, may restrictions lang po kung saan pwede kaming makalapit. So dadalhin po sila. Normally, pag may mga bisita po sila, ay dadalhin po sila doon sa visitation area at doon po sila kakausapin ng kanilang mga lawyers at kung sino man po yung allowed na magbisita po sa kanila. Kamusta po yung health nila? May tumataas po po ang pressure? May tubig po? May sumakit po ba? So far, wala naman pong any health concern but meron pong tinitake na medication po. May mga maintenance sa medication po yung sa side po, si Pastor Kibuloy, si Enteng Canada, meron po silang mga maintenance po at binibigay naman po yun. Na-resolve na ba ma'am yung conflict schedule on time? Yes po, kahapon po, bago po magsaka po yung office hours, ay nakapagpa-receive po ang CADG ng urgent motion to retain custody po sa branch 106 po. Ipinakita din po at isinubmit po natin yung notice to produce na inisyo po ng RTC 159 na Pasig kung saan inaatasan po ang PNP para dalhin po personally sina Alice sina Pastor Kibuloy at apat pa para po sa arraignment po sa Friday po. So matutuloy po yung arraignment sa umaga po sa RTC Pasig at yung schedule po ng video conferencing po ng arraignment po niya nila sa 106 ay imumove po ng hapon. Para hindi po para med nag-adjust po yung nag-adjust po yung RTC Quezon City po. So yung physical Pasig. Physical po yung Pasig po at least up to this time na magkakausap po tayo. Anong oras yung sa umaga at saka dun sa hapon? 8:30 po yung sa Pasig po, alauna po yung video conferencing po ng arraignment po sa hapon po. Ano yung lahat ng security niyo sa Friday pagdating sa Pasig? Well, definitely, we will be providing a security po. It will be a strict security protocols. At as to the details, I cannot reveal it for now po. May move pa po ba na mag-manifest po? May move pa po ba na kung pwede gawing video conferencing din sa RTC Pasig? Well, kanina, bago ako kayo kausapin, tinawagan ko nga yung CIDG kung if there's a plan to request
for the possible ano na lang video conferencing na lang yung arraignment, but according to the CIDG, kausap ko yung deputy director ng CIDG, nag-uusap ngayon yung mga lawyers at pinag-aakalan, but as of this morning sa coordination nila sa Pasig RTC ay matutuloy po yung face-to-face arraignment. Sa custody. Yes po. Nag-file ang CIDG ng motion. Yes po. Di ba ba may existing na? Yes po, kaya nga po naglabas nga po ng order yung RTC 106 para i-transfer po sina Pastor Kibuloy doon nga po sa Quezon City Jail. But because of the order issued by Branch 159 directing the CIDG and the HSS and particularly the Custodial Center to bring sina Pastor Kibuloy on Friday po, so we had to file an urgent motion to retain custody pending the arraignment on Friday po. Ma'am, yung human trafficking, qualified human trafficking na pinakaharap nila sa Pasig, ilang counts po yun? Bawat isa sa kanila? Yes, hindi ko po alam po ilan po yung counts, but I understand lahat po sila ay respondent din po doon sa qualified human trafficking po. But as to the counts po, alamin ko po, ma'am. Binawin ko lang, ma'am. Yung utos po lang ng Pasig ay i-produce sila on Friday. Yes po. Pero explicitly, stated pa doon na you retain custody. Nung sinubmit po natin, nagpadala po tayo ng nung na-return na po natin yung warrant po ng Ilias warrant po sa RTC 159 ay wala pong nilabas na order po ang RTC 159. Instead of an order taking note of the return of the Ilias warrant to Pares and commitment order, wala po silang nilabas, but instead the court issued yung notice to produce, which is directing the custodial center to bring forth the Pastor Kibuloy and others sa Friday nga po for the arraignment po. So that was the gist and content po ng ating urgent motion to retain custody, because we cannot comply with the order of RTC 159 if we don't have the custody of Pastor Kibuloy and others kung ililipat po natin sila sa Quezon City. So we submitted our urgent motion to retain custody yesterday afternoon, and so far wala pa po tayong nare-receive na any reply or any order na ipupush through po or i-defer. But I understand po the court already took cognizance of our urgent motion to retain custody to give way po doon sa face-to-face arraignment po ni na Pastor Kibuloy on Friday. So wala pang finality na dito talaga yung custody? Yes po, we have to wait for the final order to be issued by the two courts po. Ma'am, may pinapatanong si Ben na inaprobahan na po ng Davao City Council yung pag-iimbestiga sa pag-amin ni General Torre na pinayagan nila yung mga pagsusuot ng uniform ng mga police na kakapatan naman po nila yan. Sabi nga po na natin mula umpisa pa lamang po, kung meron pong magsasampa ng kaso ay kakapatan po nila yon on the part of the PNP. Harapin po natin lahat ng kasong isasampa ng sino mga partido, and pinaninindigan po ng PNP na whatever actions na ginawa po nila during the 16 day of police operation ay it is within the parameters of what is written doon po sa ating police operational procedure po. Ma'am, may special request po ba yung mga prisoner? Special request po? Wala naman pong special request, except lang po may mga food lang po, yung especially yung may mga iniinda po na may mga dati na po nga mga illnesses na hanggat maaari po yung pagkain po nila ay hindi po mamantika. Other than those po, wala naman po. At inalaw po sila na dalhin po sa selda nila yung mga maintenance sa medicine po nila. Yung ano, agreement daw na violate daw, kaya hindi sa pagsusunod. Well, I don't have any knowledge with respect to the agreement, but sabi nga natin doon, I think they are not in the position to even set any conditions. Ang conditions lang na alam ko po ay yung request nila na during the negotiation ay hindi si General Torre yung kakausapin nila. Other than that ay wala pong condition na isinet po for their impending sumuko na nga po sila, because there's no way for them but to surrender dahil nga nandun na sila at papasukin na po yung building kung asan andoon po sila. Ma'am, kung ano yung motion na magkaroon ng status po as far as custody is concerned, suppose po
Yung yung urgent motion to retain custody po ay i-file po natin sa RTC 106 because it was the RTCR 106 po who issued order to transfer po sina Pastor Tubuloy and four others. That is the reason why we filed yesterday urgent motion to retain custody, and we mentioned in our urgent motion that there is an order from the RTC 159 to produce those five individuals for the arraignment on Friday. So we did that request for the continued stay po nila dito sa custodial, but what we stated in our urgent motion is pending the arraignment this coming Friday. So we will have to see if after the face-to-face arraignment, if both courts will issue a commitment order. So yun po yung aalamin natin. We have to harmonize po talaga. Kung mag-i-issue po ang Pasig ng commitment order sa Pasig, then the other court will also issue an commitment order directing us to transfer them to Quezon City. Then we have to really determine kung ano ba talaga yung masusunod. But you have to remember po kasi na yung kaso po na nandun po pending before RTC 106 are bailable offenses. So we are assuming that yung mga kaso po na non-bailable po will have to be considered in determining where should they be detained pending trial po ng kanilang mga kaso. Yes po, prior po nung April, bago po lumabas yung warrant po nila for the non-bailable offense of qualified human trafficking, nakapag-bail po lahat sila doon sa kaso ng child abuse and other forms of child abuse except po si Pastor Tibulon. So, kung yung nakapag-bail sila, that would practically render yes. Moot, no? Yung sa kapag-bail. That is precisely one of the reasons why we filed the urgent motion to retain custody because they were able to post bail na already doon sa mga kaso po nila except of course si Pastor Tibuloy po. Ma'am, totoo ba nasa Davao siya? Tomorrow po, he will be traveling to Davao to personally take the all the personnel who were involved during the 16-day police operation po. Ma'am, sa stretching nila time sa pa-araw nila, si Pastor saka si Alice Buko, bang yung time na magkakaingkaw? Magkalayo po, hindi po sila nagkikita po. Magkalayo po yung compound nila. Even po yung mga kasamahan po nilang babae po ay hindi rin po sila nagkikita-kita. Ang magkasama lang po doon sa compound ay si Pastor Kibuloy at kasaka si Enteng Canada. Yung tatlong po nilang kasamang babae ay separate po sa kanila. So kahit magpa-araw po sila ay hindi po sila magkikita at malayo din po yung compound kung asaan po si Alex Guo po. Pwede rin ba silang bisitahin ng mga supervisor? Nagpalista po tayo, sir, kung sino lang po yung allowed na po pwede pong dumalaw po doon. So, if I remember it right, ang pinayagan lang din po nilang dumalaw sa kanila ay yung kanilang mga lawyers for now. And on in the case of Pastor Tibuloy, pinayagan po niya siyang dalawin ng kanyang spiritual advisor. During the 16-day police operation po ay may mga lumapit po sa PNP na nagsabi po na sila ay nabiktima rin po ni Pastor Kibuloy. So we are documenting those complaint at without revealing the identities of the possible victims po. We are now on the process of documenting those additional complaints po. I cannot say it for now because ongoing po yung mga interviews and documentation po. Pero after operation, I'm not sure kung nadagdagan, but what I can tell you is during the stay po ng PNP po doon, may mga lumapit po na para magsalita at sinasabing sila rin daw po ay di umano. Again, di umano ay naging biktima din po. Ano po going to get the reward? They were also victimized by Pastor Tibuloy, allegedly. They were also, inabuso din daw, allegedly. Nagsumbong sila after mahuli? Hindi po. Even prior po sa sila po ay mahuli, during the stay po doon, may mga lumapit po doon and we are now in the process of
coordinating with the SWDs because accordingly, some of the parents of those abused children were the ones who approached our police officer there. At ngayon nga po, we are now in the process of documenting those allegedly additional victims of Papa's particulate. I don't have any details yet, sir. But even how many of those are minor. So, antayin po natin, sir, kung ano po ito. But I was made to understand na may mga lumapit daw po. Mama, type of abuse? I really cannot tell you what type of abuse ang kanilang naranasan po until such time na mabasa ko po yung mismong reklamo po nila. But what I can say to you is, yun lang po, at it was revealed to me na sinabi may mga lumapit po sa ating mga police at they were referred for documentation procedure po. Well, pinag-uusapan pa lang po ngayon. Sa ngayon po kasi, sir, ay concentrated po tayo dito sa mga judicial processes po. Doon po nakafocus po yun. But napapag-usapan na po yan. We have to really sit down. Sino po ba talaga yung entitled dun sa mga rewards po for the arrest nga po ni Pastor Tibuloy and for others? Because if I understand po, hindi lang po isa yung nakapagbigay po ng information that led to the exact location where Tibuloy and others were hiding, and of course this led to the arrest of the five personalities po. Kami yung kay Pauline ng unang nahuli, na-release ba yung reward na 1 million? Yes po. Na-release po yung 1 million po na yun. Ma'am, ilan po yung pinumamanong personality? I'm sorry, sir. We really cannot give you the details. I hope you understand to ensure the security and safety po ng informant po. But yes, na-release po yung 1 million. Salag siya, ma'am. Ma'am, pero si Pauline, hindi kasama dito? Hindi po, ma'am. Na-turn over na po siya, ma'am, sa kulungan po. I have to check po kung saan po siya naikulong. But I understand po, ayan, naikumit na po siya. Ma'am, ilan po yung impact? I cannot tell you how many, but I understand it's more than one po. Then, pag-atayin po yan? Intayin po natin, sir, yung magiging decision. Like I said earlier, this is being discussed kung sino po ba yung entitled po doon sa reward na ibinigay po natin that led to the arrest po. What I can tell you is definitely nakatulong po itong reward po natin para makakuha po tayo ng maraming information. And this is also the reason why the PNP really intended to stay there until such time na mahuli po natin, because aside doon po sa mga instrumento at devices po na ginamit po natin, there were really information given to us confirming na nandun po sa loob yung mga hinahanap nating tao. Ma'am, dyan mo po yung security challenges, Nightmare on Friday, yung makaharap doon? Yes po, that is now being discussed kung kaano po baka higpet yung security na ilalatag. So let us wait for the final instruction kung matutuloy ba. But as we speak po, kanina kausap po nga yung deputy report po ako humarap sa inyo at sinasabi na per coordination this morning nga po sa RTC 159 ay matutuloy po yung arraignment. But yes, we also consider the security challenges that we will be facing in case they will be transported from Crame to Pasig, and without also taking chance kung ano yung magiging sitwasyon kapag inalis na po natin pagdating po natin dun sa Pasig. And that is now all being considered as we speak po. Same procedure kaya yung gamitin regarding kay Alice Go na naka-Kevlar, Woodley? I think that should be expected po also. At sa area, bawal ang malamang? Malamang po, sir. So, we have to really take into consideration those aspects, sir. We might be the one covering it kung papapapayagan po kami na makakover, and we will just be providing you mga videos and photos of the possible arraignment nga po this coming Friday, both po for the video conferencing at saka po doon sa face-to-face, again, in the spirit of transparency po. Ma'am, pinaghahandaan niyo po ba yung posibleng pagdagsa ng mga supporters doon sa pagdadala niyo sa Pasig? Well, that is a possibility because I'm sure some of their supporters would like to see them in person after their arrest. But these are, again, this is
these are being considered in terms of laying down the security that will be implemented during the arraignment. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.